Nagsinan pa footsie yung dalawa. Oh. Kita mo yung toes ni Elise, gumaganon sa leg ni... Tsaka bad trip yun, ha? Nagmo-moment na ngayon dalawa, tapos parang mga kapitbahay, mga usi. Ganon talaga. Ganon talaga, Pinoy eh. Pinoy tayo, ganon. Pero nakaparaan si Maywald dun, ha? Kahit kunyari, ginagaya, ha? Pag ako, feeling ko, there's a fine line between crushes, eh. Tsaka, pag ano, pag kinross mo na yon, kapag nag-ano ka na, nagiging touchy-touchy ka na rin. Uy! Talaga? Parang MU. Oo. Mga mag-un. Pag-touchy? Mag-un na sila. Alam mo, hindi na yata ginagamit yung MU eh. Hindi na meron yata yun ang millennial term. Yun na rin. Yun pa rin. Meron pa rin. MU? No, label! Ang dami na i-interview na mga bagets dyan. Like, sige, name people. Ayoko din. Oh, okay. Sige po. Salamat to Bumper. Pero dahil sa pangungalit na Mayward sa Makisa yan, tuloy, they came back with a vengeance. Parang baha, pero cute pa rin naman ang pinalabasan. Narito ang pangungalit naman ni Elise kay Maymay. Maymay? Kasi yung buhay. No? Palusot pa kayo. Buhay nga yung mga facial reaction mo. Hindi nakasawa. Hindi kaya nakasawa, titigan. Yeah! Anong pahalam naman sinabi ang kanima ko yun na ang sarap mong... Kunod. Ang sarap mong pagmasdan. Masaya po ako dahil sinabihan niya po ako ni Kuya Makoy na sarap daw ako titigan kahit hindi naman. Pero ngayon, naniniwala na ako na masarap. Ganyan ka na, pag si Edward tumitig sa'yo, baka nando ko na sa swimming pool. Grabe! Ngiti na may mind na pag si Edward yung... Ayan o. Ayan, tinitirahan niyo naman ako. Magtitira kayo yung ano, yung pair. Yung kunwari ganyan. Ba't di ka nag-make face? Laoy! Oh, ganyan, galing. Ganda niya, no? Ganun. Na-interview tayo si Maymay. Mga kapamilya, nakita naman natin ang mga ginagawa ng ating bago housemates. Bago na, nawala si Boy Abonga, pero may ano may ibang mga... May pumalit. Ando na si Bianca, Mariela, Tony. Oo nga, no? Umi-live. Nakita naman natin ang mga pinaggawa ng housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Bakit di natin gawin? Wala pa, maaga pa, Robby. Mamaya pa yun. May time ba yun? Oo, mamaya pa yun. Pang-ending yun ng episode. Ayos. Kasi eto ngayon, from love trip, mapunta naman tayo sa love trip. Haba na hair, ha? Bakit? Mapunta naman tayo sa love trip dahil bago umalis si Jerome ng bahay, kinutsaba muna siya ng mga boys para pagtripan ang mga girls. Paano kaya ang naging paano kaya magiging reaction nila kung pagising nila wala ang mga boys? Ha? Huh? Ako hindi ko kaya, best. Ha? Huh? Oh, morning, Kuya Jerome. Wow. They slept at a hotel? They might not even come back today. Let's get it out. Why? Kuya, paano ka nila? Paano ka nila natakasan? Hindi na sila bumalik. It will be cold. Oh! Genesis sinumahin ka! Bilang mo ito yun! Most yet respectable figure ka! Sinuniwala pa rin! Akala mo! Malitak kayo! So guwapa ko! We can go sun tanning! We can Jerome has fooled me so many times. And I believe in this is my kuya. Kung klase ang babae gumante. Maniwala ka dyan. Sabi ko may mga housemates ay mamalakas humilik. Meron naman. Mamaya malalaman natin. Kasi kung ang bahay nga ni Kuya, tila nawala ng boys,
ngayon, totoo, wala na silang voice of reason dahil ang kuya nila na tinuturing nilang magaling sa mga task at mapagkakatiwalaan, si Boy Abunga, Abunga tuloy, Abunga! sa bahay ni Kuya ay nasa outside world na. Kaya mga pamilya, ngayon, iwakan po natin sabay-sabay ang overseas Filipino warrior ng Tondo, Jerome! Baka mom ko na ba? My mom! Hello! Hello po! Hello? Ang bango naman ni Jerome! Oh, yeah. Yes! Ate Biams! Yes! Kamusta Biams, ka naman? Jerome, kamusta so far ang dalawang gabi dito na sa outside world? Oh, masaya. Kasi nakaligo na ako ng 30 minutes. Oo nga pala kasi sa mga hindi po nakakaalam. 5 minutes lang po. 5 minutes lang. Ang binibigay na ligo. Ligo tayo time. Sa mga housemates. Kaya mo yung Darla, 5 minutes? Pero kung kayo, mga 20 minutes naman. Kami naman. No? Oo, sabay-sabay naman kayo. Pero tinanggal na yung rule na yun, di ba? Alin? Na sabay-sabay maligo. Ay, kami naliligo kami dun sa pool area. Sabay-sabay kami lahat mga boys. May, pero yung sa shower area? Oh, wala sa loob. Wala na. Bawal. Kasi nung time namin, pwede mong i-accumulate. Oo, kami din. Nung time namin, pwede pa. So kami lahat, lahat ng housemates, boys and girls, sabay-sabay. Girls lang, tapos boys ay, lang. Ay, hindi pala. Joke lang. Joke. Ayan, kamusta? Buti naman, masaya. Kasi very positive talaga yung pagtanggap ng tao. Which is, yun talaga sana yung ina-expect ko. And nakita ko talaga yung support ng madaming kapamilya talaga. Mm-hmm. And very, ano talaga siya, overwhelming talaga. Mm-hmm. Kaya sobrang saya. Ano naman yung mga unang ginawa mo pagkalabas ng bahay? Ba't ka natatawa, Darla? Kasi lagi itanong natin. Oh, syempre! Naligo talaga ako ng matagal talaga. Tapos, nagluto yung nanay ko ng kare-kare tsaka bonus. Specialty yung specialty niya. Okay. Napansin ko kasi kadalasan ng mga housemates na pag Saturday, tumitira muna for a good 3 days dito eh. May kwarto dito sa bahay ni Kuya. Pero si Ome umuwi agad. Umuwi ako agad kasi miss ko na talaga yung family. Sabi nga, di ba kwento ni Aura? Inaalala mo nga raw yun. Yes. Di ba? Nabang wala na silang budget. Kasi wala kang budget. Wala silang iyon. Talagang the good son. Oh, the good son talaga itong sin. Wait, speaking of Aura, nagkausap na ba kayo? Yeah. Nagka-text na ba kayo? Tumawag siya kagabi sa akin. Tapos yun na. Baka magkita kami. Punta sila sa bahay namin this week. Ayun. Ay, sila lahat. Gulat nga ako. Baka kaling kan, di ba, OFW, galing kang Dubai siguro. Or Middle East. Naka-denim jacket. Grabe naman. Malamig. Ay, sayo ngayon, Robby. Dalawang taon ang uso ang denim jacket. Sorry, sir. Try mo minsan. Minsan? After niya barong ko? Mm-hmm. After ng look mo na yan. Gusto kong malaman, Naomi, anong pakiramdam paglabas mo ng bahay ni Kuya? Eh, ang dami ang naghihintay sa'yo. Team Jerome. Oo, talagang sobrang, hindi ko talaga ina-expect na may Team Jerome, Jerome Warriors, Jerome Natics. And yung supporters talaga ni Yong, sobra yung binigay din nila sa ang support and even supporters ni Aura. Mm-hmm. Sobra talaga. Kaya masaya-masaya ako nung lumabas ako. Wala talaga, no regrets at all. Wala. Best moment sa loob ng bahay ni Kuya? Sa akin lahat best moment. From the start until dun sa napalabas ako, whether good or bad, para sa akin lahat best siya. Kasi lahat, ang daming matututunan. Sa loob. Ito so, gusto ko malaman ng kids room kasi ang adult housemates talagang walang naitalang loss sa kanilang weekly task. At pati itong dream team, halos, madami kayong panalo din at madami kang pinagdaanan na mahirap na task. Ano yung pinakamahirap sa lahat ng task mo sa loob ng bahay? Ako pinaka, bukod sa double trouble, yun talaga yung emotionally stressful kasi talaga siya sa mga part namin na regular housemate. Pero nung naging dream team na ako, ang pinakamahirap is yung balloons. Kasi nahihilo na kami, nasusukan na kami. Yung sa dragon. Dahil hindi kami pwedeng mag-move. Anytime na mag-move kami, baka pumutok yung balloon. So, akala ko nga yung white room yung mahirap eh. Konti, mahirap din yung white room. Konti. Kasi tinitubating na ako sa point na tinitingnan ko na yung ano eh, bell, pero sabi ko hindi. Kung wala pa akong naririnig na nagbe-bell. In fairness ha, hindi ang white room ang pinakamahirap. Pero syempre Jerome, sa aming mga nasa outside world, ito yung ang pinaka, sobrang isa sa pinakatumatak sa amin, yung pag-out mo doon, in fairness. Ito ba ay bago ka pumasok ng bahay ni Kuya, iniisip mo bang gagawin mo sa loob? Or... Sinadya bang huwag muna sa simula? In,
Nung umpisa pa lang akong pumasok, nag-aantay na kasi ako ng mga question about sa akin. Ang tinatanong lang, ilan ay naging girlfriend mo? Sabi ko, bakit hindi kayo magtanong na may naging boyfriend ka? Bakit walang ganun tanong? Kasi puro ang question is, ilan na ba yung naging girlfriend mo? Tapos ilan na niligawan mo? Lahat, all throughout yun ang question. Nung nag-out si Jesse, inisip ko na, ano kaya sabihin ko na rin? Pero naisip ko naman, huwag ka naman umiksa yun na kay Jesse dahil moment niya. Moment niya. So, sabi ko, paano? Ayoko naman, this is, ano kasi, isang issue na hindi mo talaga siya i-open up. Unless may magtatanong sa'yo. Yeah, kasi wala pa rin naman ako nakita. Huy, alam mo ba? Exactly. Eh, kasi si Aura, si Will kasi yung inisip ko. Yun nga kaya nung nagkaroon ng conversation about Will na prospect as gay, talagang yung concern ko kay Will, sabi ko, Aura, no, huwag mong sabihin kung hindi naman talaga confirm pa. Tingnan muna natin kasi napagdaanan ko talaga siya. And alam ko yung feeling na pinag-uusapan ka behind your back about your sexuality, which is mahirap talaga siya. Pero ang dami na-inspire naman. Nung New Year na yun, that's when dumating you felt yung like, moment. Alam yeah. Parang ito na yun. Sabi ko dun nung New Year na, ito na yun, Jerome, huwag mo nang palampasin yung pagkakataon mo. Binigay talaga to, dinisign talaga siguro tong moment na to para sa'yo din. So yung 7, ano ko, New Year's list ko, yun na talaga, sinabi ko na talaga. And ready talaga ako, as in totally ready talaga. I mean, come on, be brave. No. Yung hindi ka nakikinig sa mga sasabihin ng ibang tao about you. So. Pero in fairness, ang hindi lang mga kasama mo sa labas ng labas, pati lahat na nasa labas, kasi sinasabi nga ni Bianca, sa 11 years, ngayon lang yung walang yung gulatan talaga. Kasi di ba yung iba may mga signs, ganyan. Ikaw yung nanggulat ka na lang bigla. Siguro din kasi part sa akin, mas komportable ako na ganito. Oh. Pero deep inside, I know I'm gay. So it depends on how you want to be as your gender or your sexuality naman. Kasi iba-iba. Kasi dumating pa ako sa point na I have to consult for a doctor din about this. So siya yung nagsabi sa akin na ganito yung pinagdadaanan mo. Don't be afraid, don't be scared about being who you are. Which is yun, natutunan ko talaga. Kanya-kanyang expression. Mm. Alam mo yung nasa loob mo, pero kung paano mo i-express, ikaw na bahala. Correct. That's why we're proud yes. sa ginawa mong mga moments ng bahay ni Kuya. Yes. At Jerome, sa moment naman na to, hindi tayo puro happy-happy chikahan yes. lang. Dahil meron kang pagdadaanan na pinagdadaanan ng lahat ng mga housemates na dumadaan dito at tinatawag namin tong 7 Luck Killer Questions. Mm-hmm. Luck killer siya dahil ang mga tao mula sa online world ang nagtanong at luck killer siya dahil hindi pwede yung sagot na wala eh or pwede. Pareho Buka, or pwede yan. Kailangan sagutin ng diretso. Kailangan pumili ng tao or kailangan specific. Sumagot ng something. No pero kung ayaw mo talaga sagutin, pwede ka naman mag-pass. Yun nga lang, meron kang consequence. Sure. Labi? Consequence? Bakit di natin gawin ito? Alam natin natin. Alam natin lahat. Nakapagtasing challenges, eh bigay ni bigay itong si Ome. Kaya naman, may ibibigay kaming consequence sa'yo na tatawagin natin, Ominom ka, bes. Ominom ka, bes. Dito, kada pass mo ng tanong, eh kailangan mong mag-shot o omenom na may kakaibang halo gamit ang popsicle stick. Ito magiging stirrer mo. Yun magiging stirrer mo. Sorry, na late. Okay. Chips so may mga shot glass dito. Oo. At gamit okay. ang mga gamit stick ang to. Stick, ano mangyayari? Yung chips ilalagay niya sa shot? Ano hindi. Pipili ka kung anong bahay ang ilalagay mo para panghalo dito. May iba-ibang laman yung bahay. Oo, sige po. Gagamitin mo ang stick na isa-shot. Yes. At sana, huwag ka mapa, oh my God. Ha? Huwag lang siguro ipis. Wala namang ganon. Sigurado ka. Sasahin lang natin, edible naman lahat. Oo, sige po. Hindi lang kagandahan ng lasa, siguro. Handa ka na ba, Jerome? Sure, sige po. Okay, ready na daw siya. Jerome, piliin mo ang unang question. Game na tayo lahat. Ang unang tanong, galing kay Andrea de la Chica. Ayan. Bigyan natin po ng mga 3 seconds para mag-react sa TV. 1, 2, 3. Okay lang. Kaya ni Ome to. Kung sa pag-out mo, masasabing nagpakatotoo ka, sino naman sa mga kasama mo ang hindi pa o kulang pa sa pagpapakatotoo? Wow. Siguro, pagpapakatotoo-wise, siguro ganun lang talaga siya. Pero ang kailangan lang is more communication and mag-reach out sa mga iba pang housemate kasi may mga times talaga na tong housemate na to is talagang naka-separate sa aming lahat and nasa room lang siya and mag-isa lang siya. And that is Jean.
Actually, nung Saturday, si Jinri din ang sinagot mo na medyo hindi mo naging close dahil nga... Hindi pa nag-out si Jinri? Hindi siya mag-out. Kulang na naging question. Sorry, hindi ko narinig yung question. Kulang sa pagpapakatotoo. Kulang sa pagpapakatotoo. Ah, kulang sa pag-open ng sarili. Open, yeah. Okay, okay. Pero nasabi naman ni Jinri na reserve siyang tao. Totoo. Siguro, ibang team naman itong nakakasama niya, kaya yung mga napapansin din. At consistent, ha? Lahat actually nga, nung Celeb Edition kasi, nag-warm up din siya eh. Ito, bagong batch na naman. So, siguro na siya nag-warm up ulit. Okay, ang susunod na tanong ay... Grabe! Wala pa, wala pa. Ay. Sabi ni Emil Jerome. Sa loob ng 10 taon, Jerome. Anong significant change? Narita mo. Because of the Miss Universe. Oh! Updated! Sorry. Ngayong wala ka na sa bahay, sa tingin mo, sino sa mga nakatatandang housemates, I guess this is adults and celebs, sino sa mga nakakatandang housemates ang hindi kayang gampanan ang naiwan mo? Jug. Siguro yung pagiging advisor, kuya. The voice sino of reason. Sino yung medyo hindi kayang gawin yun? Lahat siguro sila, magagawa nila yun. Pero siguro yung isang bagay lang siguro na hindi kayang gawin nila is magluto ng almusal tanghalian na tapunan. Ah. Siguro yung magagawa talaga. So sino daw ang isang adult housemate na pinaka hindi magagawa yun? Si Cora hindi marunong magluto ng Filipino ano. Talaga? Kasi healthy. Cora is only, she's only eating vegetables. Oh. Vegetables lang siya. She doesn't eat meat? Not at all. Even eggs. Ha? Huh? Anything na may, so vegetarian. Ang tindi naman nung taong vegetarian, yun. Vegetarian, straight vegetarian. Pero pag ako nagluluto, tumitikim si Cora. Oh. Kahit ano pa yan? Interesting. Kahit ano, yun sa bowl, tinitikman. I didn't know na vegetarian siya. Oh, rin ha? Hindi rin siya nag-egg. So, every morning, trade in. Pescetarian ba tawag? Iba pa yun eh. Kasi yung... Pescetarian. Anything na may... Parang anything na may from... Someone, from something na may mata. Parang ganun eh. Hindi ko alam kung... Pag ano yan? Talaga? Ito, kasi pati okay. Egg eh. Hindi siya nag-egg din. So galing ref, kunwari yung carrot, ganun lang niya. Seryoso, yung carrots from ref, tapos meron kami laging mga pechay tsaka repolyo na nakaslice na. Oh. Sa fridge. So yung mga kamote, kamote potato. Pakilan niya, ginalulutuin, wala nang ganun. Binuboil pa nila. Eto naman, galing kay Emil Relo. Bilang kuya ng bahay, sino ang maituturing mong black sheep sa mga kinakapatid mo sa dream team? Oh. At bakit? Black sheep, hindi umaayon sa grupo or... Medyo yung medyo pasaway na ana. Oh, po, feeling ko wala naman pong black sheep sa amin sa mga housemates kasi dito. Talagang... Kailangan mong pumili. Oo. Black sheep. Mag-black sheep naman may chance naman magbago eh. Medyo ano lang, pasaway at the moment. Mm-hmm. Dati siyang black sheep pero ang white sheep na siya. White si Cora. Sheep ba? Ha? Si Cora. Wow. Kasi everyone knows that Cora, we started, like sobrang hirap kami i-penetrate si Cora. Sobrang hirap kami makisama sa kanya lahat. Pero recently, nagbago siya. Pero may mga times na pumipitik pa din. May mga ganong klaseng ano nga. Pero buti nag-open up na siya, nag-warm up na siya sa loob. Ba? Wala pang mintis. Okay, we are at the halfway mark. Ang ating pang-apat na tanong ay galing kay Lorraine. And Lorraine says, sa pag-amin mo at pagpapakatotoo nung New Year, meron ka pa bang tinatago na hindi pa nailalabas? Ako siguro na-open ko na sa lahat ng kapamilya natin yung life story ko. Even yung sexuality ko na part of my life, hinold ko talaga siya personally. But at this point, nasabi ko na lahat. And very happy ako. Siguro nakita naman sa itsura ko na medyo nag-bloom kahit paano after nung New Year's episode. Medyo mas mag-light talaga siya. Kasi this time, you don't need to pretend kasi everyone knows na. Alam lang family mo talaga? Initially, it's only my mom na sinabihan ko talaga. And nung sinabi ko sa kanya yun, sabi niya sa akin, anak, huwag kang mag-alala kasi bata pa lang, ramdam ko. Lakas maka ano? Ganun ba 'yun? Oh, nasabi, lakas maka pokey sa. Hindi mo napanood yun yung sinabi ng mommy niya. Actually gusto kong papanoorin kay Jerome kung hindi pa niya nakita yung reaction mo nung pumasok yung mommy mo sa nung pumasok ka sa kwarto at nandun yung mommy. Ayoko. Ano na siya? GIF.
Gift file. Meme na siya. Oo. Yung ba yung ano? Ma! Ma! Nagulat kasi talaga ako. Na-expect na nandun siya eh. Masaya kaya. At rin tubusan na yun eh. Ma! Sabi ni Aliana, nung nagkaroon ng love pairing, sino ang dream mong naka-love pairing? Ah, yan na. Si Tanner, tinatanong ko ba? Ah! No, initially, wow! Wait lang! Joke yan? Katabi ni Tacnia, no? Ay, ano lang ito? Okay, friendly partnership. Kasi si Tanner talaga, si isa sa mga closest guy ko talaga sa loob, aside from Luis. Siya talaga. Seryoso. Umiinit yung dugo ni Darla sa'yo. Teka. Diyos ko, lalapot pa ba tayo kay Cora at kay Yasi? Ginalingan na nila. Kasi nagpa-footsie yung dalawa. Kita mo yung toes ni Elise, gumaganon sa leg ni... Tsaka bad trip yun, ha? Nagmo-moment na ngayon dalawa. Tapos parang mga kapit-bahay, mga usi. Ganun talaga, Pinoy eh. Pinoy tayo, ganun. Pero nakaparaan si Mayweather dun, ha? Kahit kunyari, ginagaya. Pag ako, feeling ko, there's a fine line between crushes eh. Tsaka, pag ano, pag kinross mo na yon, kapag nag-ano ka na, nagiging touchy-touchy ka na rin. Uy! Talaga? Parang MU. Oo, mga mag-un. Pag-touchy? Mag-un na sila. Alam mo, hindi na yata ginagamit yung MU eh. Hindi na yata yun ang millennial term. Yun na rin, yun pa rin. Meron pa rin. MU? More label. Ang dami na i-interview na mga bagets dyan. Like, sabi, si name people. Ayoko din. Ah. Okay. Sige po. Salamat po, bumper. Pero dahil sa pangungalit ng Mayweather sa Makisa yan, tuloy, they came back with a vengeance. Parang maha, pero cute pa rin naman ang pinalabas. Narito ang pangungalit naman ni Elise kay Mimi. Mimi? Kasi yung buhay. No? Palusot pa kayo. Buhay nga, yung mga facial reaction mo. Hindi nakasawa. Hindi kaya nakasawa, titigan. Yeah! Anong pahalam naman sinabi ang kanima ko yun na ang sarap mong... Kukunog. Hindi? Ang sarap mong pagmasdan. Masaya po ako dahil sinabihan niya po ako ni Kuya Makoy na sarap daw ako titigan kahit hindi naman. Pero ngayon, naniniwala na ako na masarap. Ah! Titigan na! Ganyan ka na, pag si Edward tumitig sa'yo, baka nando ko na sa swimming pool. Grabe! Ngiti na may mind na pag si Edward yung... Ayan o. Ayan, tiritiraan niyo naman ako. Magtitira kayo yung ano, yung pair. Yung kunwari ganyan. Ba't di ka nag-make face? Hala, uy! Oo, ganyan, ganyan, ganyan. Ganda niya, no? Ganda. Na-interview itong si Maymay. Mga kapamilya, nakita naman natin ang mga ginagawa ng ating bago classmates. Na, nawala si Boy Abonga, pero may ano may ibang mga... May pumalit. Ano ba si Bianca, Mariel at Tony? Oo nga, no? Umi-live. Nakita naman natin ang mga pinagagawa ng housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Bakit di natin gawin? Wala pa, maaga pa rin. Mamaya pa yun. May time ba yun? Oo, mamaya pa yun. Ending yun ng episode. Ayos. Kasi eto ngayon, from love trip, mapunta naman tayo sa love trip. Haba na hair, ha? Bakit? Mapunta naman tayo sa love trip dahil bago umalis si Jerome ng bahay, kinutsaba muna siya ng mga boys para pagtripan ang mga girls. Paano kaya ang naging paano kaya magiging reaction nila kung pagising nila wala ang mga boys? Ha? Huh? Ako hindi ko kaya, best. Ha? Huh? Morning, Kuya Jerome. Wow. You slept at a hotel? They might not even come back today. Why? Kuya, paano ka nila? Paano ka nila nakakasal? Hindi na sila bumalik. It will be cold. Oh! Look! Sinumahin ka!
kayo. So guwapo ko, we can go sun tanning! We can Jerome has fooled me so many times. And I believe him because he's my kuya. Ibang klase ang babae gumante. Maniwala ka dyan. Sabi ko may mga housemates sa'yo mga malakas humilik. Meron naman. Meron naman. O, mamaya malalaman natin. Kasi kung ang bahay nga ni Kuya, eh, tila nawala ng voice, ngayon, totoo, wala na silang voice of reason. Dahil ang kuya nila na tinuturing nilang magaling sa mga task at mapagkakatiwalaan, si Boy Abunga, Abunga tuloy, Abunga! sa bahay ni Kuya ay nasa outside world na. Kaya mga pamilya, ngayon, i-welcome po natin sabay-sabay ang overseas Filipino warrior ng Tondo, Jerome! Yay! Hi, Jerome! Hello po! Baka ma'am ka na paan? My ma'am, hello! Hello? Ang bango naman ni Jerome. Yes, Ate Biams. Yes, kamusta ka naman? Jerome, kamusta so far ang dalawang gabi dito na sa outside world? Oh, masaya. Kasi nakaligo na ako ng 30 minutes. Oo nga pala kasi sa mga hindi po nakakalam. 5 minutes lang po. 5 minutes lang. Ang binibigay na ligo. Ligo tayo sa mga housemates. Kaya mo yung Darla, 5 minutes? Pero kung kayo, mga 20 minutes naman. Kami naman. Oo, sabay-sabay naman kayo. Pero tinanggal na yung rule na yun, di ba? Alin? Na sabay-sabay maligo. Ay, kami naliligo kami dun sa...